So, what is up mga ka-tweaks? So, today, pag-uusapan natin ang isa namang item na dumating galing Lazada. So, this item is not my personal order. Ito yung in-order namin sa office kasi hindi kami makakita ng ganitong klaseng item sa mga local stores or pwede naman sa other suppliers pero mas convenient nung in-order namin sa Lazada. So, anong itong item na to? So, this item is a trend net na crimping tool. Crimping tool, crimper, crimp tool. So, yun yung mga basically tawag nitong equipment na to. So, para saan tong crimping tool? So, ginagamit itong crimping tool na to para i-crimp or gumawa ng internet cable. So, depende sa crimping tool, merong RJ45, which is this one. So, meron naman isa yung RJ11 para sa telephone wires. So, sa mga nagtatanong, bakit ito yung binili ko? So, Trendnet yung brand kasi nag-search ako sa internet kung ano yung magagandang crimping tool sa market na available, na professional. So, kung sa mga local market, marami kayong makikitang mura na crimping tool katulad ng mga ganitong klase. So, bakit tatlo na to? Kasi local nga or hindi siya matibay or maganda. So, ilang gamitan lang, ilang buwan ng gamitan lang. So, sira na. Hindi na nagki-crimp or yung iba, may mga issues na. So, unlike this one, itong professional or original na crimping tool, maglalast siya at saka maganda yung kanyang crimping. So, magkano to? Or magkano to pag-order ko? So, sa Lazada, Ang presyo nito is 1,250. Pero dahil meron ng shipping fee si Lazada ngayon, so naging 1,386 pesos na siya kasi may 136 na shipping fee. So ang model nito is Trendnet TC-CT68 Professional Crimper. So 8 and 6 pins, meaning RJ45 at saka RJ11. So, bubuksan na natin siya, guys. So, ito muna yung itsura niya sa front. Makikita niyo may Trendnet. Yan. May pangalan. Tapos may model. So, pasensya, guys. At cellphone lang yung gamit ko. Kaya hindi masyado magka-focus ito. So, nakalagay din Professional Crimp Tool. So, sa likod, so, nakalagay yung kanyang mga features. Ayan. Tapos, paano siya gamitin? May instructions. And then, may technical support siya na 24/7. And may 1-year limited warranty. So, made in California, USA ang crimping tool na to. So, may barcode din para ma-check mo kung authentic siya. So, bubuksan na natin. So, nabuksan ko na to kanina. Pinahita ko lang anong itsura niya pag nasa box. So, ganito siya, guys. So, first feel, ang masasabi ko lang, wala kasi siyang grip dito. So, i-compare natin siya sa yung typical na RJ45. So, itong model ng Trendnet model ng crimper. So, itong basic ng crimper, meron siyang grip dito. May waka nito, wala. And then, so, makikita nyo, meron siyang parang metallic dito. So, itry natin, sound check natin pag mag-crimp. So, ito,
hindi ka masyadong mag-effort. So ito yung function, nitong parang bakal na may spring dito. So unlike dito sa crimp local or basic na crimping tool na minsan kung nakaka-relate yung mga IT dito or mga network engineers or network administrator. So minsan pinipress talaga ganun para lang mag kagat talaga or mag-crimp yung RJ45. So minsan masakit din dito pag ilan yung kine-crimp nyo. Unlike dito sa professional na crimping tool, less effort lang kasi pag ganun nyo, so madali lang siya maglalak. And then pwede siyang may lock, may function siya na lock. So ganito yung itsura niya, guys. So authentic siya. Meron siyang ano dito, sticker, may barcode, may tag. So tinry ko to siya kanina, i-crimp na normal lang. Yung I mean, walang effort, yung parang normal lang na press nang ganun. So ito. So hindi ko na siya napakita na video kasi para hindi nahahaba na itong video. Pero ganito yung style, oh. Magla-lock siya pag na-crimp na siya. So pwede mo siyang i-release. Yan. Op. Yan. So ganun lang siya. Hindi na siya magpipress. Like for example dito. So tatlo na yung nano namin na crimping tool. Oh, mahirap. Walang tickle, tapos kailangan mo i-push lang ganun para lang siya mag-crimp. Tapos minsan, hindi pa mag-crimp. So, minsan, problema na sa pag hindi maganda yung pagka-crimp, siyempre magkaka-problema sa internet cable or UTP cable. So, tonight, chinek rin namin siya using, chinek ko siya using, LAN tester. So okay naman yung ano niya. Surprisingly, sa ganong force ng pag-crimp ko, yun. So yun, normal siya. Wala siyang pinholes. So sa mga nagbabalak or naghahanap ng magandang crimper na professional na yung di ka na mapapagastos ng marami or magpo-problema sa mga ganitong klaseng crimper. So, better order this. Marami, may ibang brand naman na maganda, pero ito lang yung na-search ko na at saka available sa Lazada na magandang crimper. So, yun. So, that is for today, guys. If you have questions, clarifications, or comments, so, kindly post in the comment section below. So, kung meron kayong gustong tanungin or topic na gustong i-discuss dito sa vlog, so, comment lang sa baba, guys. So, don't forget to like and subscribe to my channel. So, pwede nyo rin i-share itong video sa mga groups or mga forums na about tech or IT or anything. So, salamat sa panonood, guys. Hope you enjoyed this video. So, this is the Twixter. Bye!